Hi guys! Welcome back to my channel! It's me again, Van! So guys, meron na naman tayong bagong video! And for today's video, for sure mag-enjoy ka! Kasi mag-unboxing tayo ng LED projector! Pero bago natin simulan yun, please make sure na nakasubscribe ka sa aking YouTube channel and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong video! 3 2 1 So ayun nga, maaaring tatanong kayo, bakit ako bumili ng LED projector? Simple lang naman ang isasagot ko sa inyo. Dito kasi sa apartment namin, wala kaming television or TV. Pero hindi naman kami mahilig mag-TV. Alam nyo ba kung saan kami mahilig? Mahilig kami manood ng Korean movie or K-drama at mga movies sa Netflix, sa Loklok, sa YouTube, yan. Diyan kami palaging nanonood at saka yung mga TikTok videos. Kaso nga lang, alam nyo yung feeling na kapag lagi nating hawak yung cellphone natin, parang ang hirap kasi nga, minsan naka-charge yung phone natin, tapos nanonood tayo ng mga movies, nanonood tayo sa TikTok, minsan nag-iinit siya, at saka medyo masakit sa kamay kapag laging cellphone lang yung hawak natin. Tsaka yung tendency kasi kapag sa phone, maliit lang yung screen. So, sabi namin, bili kaya tayo ng TV. Kaso lang, hindi naman kayo mahilig mag-TV, at saka medyo mahal yung TV at wala kaming pambili ng TV. So, nakita ko ito sa Shopee, na meron pala mga LED projector. Actually, kapag nagpunta ka sa Shopee, iba't ibang LED projector to. And ito yung pinaka-cheapest na LED projector. Sa loob ng projector na to, meron siyang LED device. Ito yung device niya. Ito yung projector mismo. Tapos, meron siya nitong cord na to. Para gumana yung LED projector natin, kailangan lagi siyang nakasaksak. Tapos, meron siya nito. Kapag hindi ka satisfied sa quality ng sounds na binibigay niya, kasi meron ditong built-in na speaker, kapag hindi ka satisfied, lalo na kapag malaki yung room mo, pwede mo itong gamitin. Kaso ganito yung sa kanya. So I suggest bumili kayo ng yung parang ganito siya, tapos USB para isasaksak mo na lang sa phone mo, or parehas ganito yung dulo niya para masasaksak mo siya sa phone mo habang nagpe-play siya. And then meron din siyang remote control. Ang battery ng remote control na to ay AAA. Actually, itong remote control na to, never ko pang nagamit. Hindi ko pa siya nagagamit. Alam niyo kung bakit? Kasi meron namang pindutan dito sa LED projector na to. Meron siyang pindutan dyan. Ayan, may makikita kayong pindutan dyan. Yun yung ginagamit ko. Hindi ako nagamit ng, what do you call this, remote control. Never ko pa siyang nagamit. So guys, ang kagandahan sa projector na to, bukod sa lightweight na siya, maliit siya, magaan siya, dito, pwede natin gamitin yung ating mobile device sa panonood. Kahit wala kang laptop, magagamit mo itong LED projector gamit ang iyong cellphone. Paano? So, ituturo ko sa inyo later. Pero, pag-usapan muna natin kung ano-ano ba yung mga nakalagay dito sa LED projector. So, dito, merong USB port, may HDMI. Sa HDMI, pwede kang manood gamit yung laptop mo or yung cellphone mo. Pero, kapag cellphone yung gagamitin ninyo, kailangan bumili muna kayo ng Anycast, Chromecast, or yung anything na screen mirroring na ilalagay ditong pang HDMI. Tapos, dito natin isasalpak yung cord na kasama. Ay, wait lang. Ito, yung cord na kasama para gumana siya. So, dito natin siya isasaksak. And then, sa likuran, merong micro SD, memory card, pwede natin siya lagyan. At tapos yung saksakan, kapag maglalagay ka ng sa speaker. Ayun. Yun siya. Yun yung mga nakalagay dito sa LED projector. And, para gumana yung LED projector, bukod sa kailangan nakasaksak siya, baka sabihin ninyo, hala, bakit pixelated yung lumalabas sa mga image na nakikita ko. Guys, make sure na palagi itong nakaangat, yung lens niya. Kasi kapag nakaganto lang siya, ang pixelated talaga yan. So, kailangan i-adjust muna natin yung lens. Ayan, nakaangat na siya. Ganyan siya. Para maganda yung quality na ibibigay sa atin na mga images. So, yun. And then, gusto ko lang i-share sa inyo guys na kapag gagamitin natin siya gamit ang ating cellphone, kasi nga kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, wala man kaming TV, wala kaming laptop,
sa cellphone lang kami nanonood. And marami sa atin, cellphone na talaga yung ginagamit natin. Kaso nga lang, yung hassle ba ng paghawak ng cellphone, lagi nating hawak, mainit, umiinit, lalo na pag naka-charge, hindi maganda yung gamitin ng naka-charge, guys. Alam nyo yan. Pero kami, sa sobrang pagmamadali namin na gusto namin matapos yung pinapanood namin, ilang episode na lang matatapos na, hindi natin siya maiiwasan. Kaya buti na lang, meron ding nabibili na Anycast or Chromecast sa Shopee. Sinabay ko tong pagbili ng Anycast na to sa Shopee kasabay nung projector na nabili ko. Ito ay Anycast M9. So, ipapakita ko siya sa inyo dito. Ipa-flash ko siya kung paano ko siya in-unbox. Ito, wireless siya. Pero, meron pa rin wire, diba? Kaya kung nasabing wireless, hindi siya katulad ng Anycast before na maraming wire, maraming dugtong-dugtong yan. Ito kasi isahan na lang. So, paano to gamitin? Guys, kapag gagamitin natin itong Anycast na to, insert lang natin siya sa may HDMI port. Tapos, ito USB, diba? I-insert lang natin siya sa USB port. Tapos, kapag finlash natin, ito sa screen, may lalabas doon na something na, that you have to connect. So, para makakonect ka doon, kailangan mag-download ka ng Miracast. Ganito yung itsura ng Miracast na ila-download ninyo. So, yan siya. Kailangan downloaded siya. Tapos, i-enter ka lang, start casting, para makapag-cast ka. Tapos, i-connect mo lang siya dito sa Anycast. Ituturo ko siya sa inyo or ilalagay ko na lang siya dito sa may gilid para at least alam ninyo kung paano gamitin itong Anycast gamit ang ating cellphone. Diba? Mas okay yun. Mas maganda kasi nga widescreen na. Tapos, I suggest din na gumamit kayo ng speaker, guys, kasi hindi malakas yung tunog ng sounds dito sa nilalabas ng ating projector. Kasi nga, maliit lang siya, tapos kapag sobrang laki ng kwarto mo, masyado siyang mahina. Kaya I suggest na meron din kayo dapat na speaker. Yun yung pinaka-importante, speaker, kasi gusto mo maganda yung quality ng speaker. So, dito naman tayo dumako sa quality na binibigay ng image nitong LED mini projector na to. Ako, for me, I'm satisfied kasi yung kwarto ko, yung dito sa apartment ay sobrang dilim. Walang pumapasok na liwanag. Tinry ko magbukas ng ilaw na naka-open ang projector, wala kang makikita, guys. So, I suggest kung bibili ka nito, make sure na walang papasok na sunlight, na ilaw sa kwarto mo. Kasi kapag meron, medyo magiging pixelated siya at hindi mo talaga makikita yung images or yung mga videos na pinapanood mo. So, kailangan dapat madilim. And kung hindi white yung background nyo, sa amin kasi cream na siya, kaya hindi na kami gumamit ng kartulina. Pero, kung iba yung kulay ng background ninyo or ng wall ninyo, I suggest bumili ka ng kartulina. Kung wala kang puting tela, bumili ka ng kartulina para mas maliwanag din at mas maganda yung ibibigay niya sa'yo. Pero kung may white curtain ka, yun na yung gamitin mo, or white tela, yun na yung gamitin mo. So overall, itong projector na to ay maganda. Satisfied ako. Buti na lang may speaker ako kasi kung wala akong speaker, hindi ako masasatisfied. Isang part pa pala sa LED device na ito na gustong gusto ko. Pwede nyo siyang ilagay sa tripod. So, ayun lang. Kung may katanungan kayo about sa product na to, sa LED mini projector, mag-comment ka lang dyan sa comment section. At sigurado akong sasagutin ko yan for you. And yeah, kung may mga question ka, mga condensed suggestion, mag-comment ka dyan sa baba. And huwag mong kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong video. I-share, i-like, at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel. So, yun lang. Thank you so much for watching. See you on my next vlog. Bye!